Showbiz fanatics Alden Richards. Aba, naging controversial na naman ngayon at usap-usapan na naman dahil po sa isang babaeng dati niyang nakarelasyon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para kung unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago nga natin simulan ng ating mga updates this afternoon, of course, lagi po natin ginagawa ito, no? So maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay at pag-subaybay sa mga videos po natin. So bago tayo magsimula, I'm just giving you an updates po sa mga na-i-post natin this afternoon, kung saan itong si Mr. Jose Manalo binuking ang isa sa mga Itbulaga host na pinaghihinala ang buntis. Jesus mio, Marimar. So, mapapanood nyo po yan sa ating channel sa Artista Life Updates, kung saan pinag-usapan natin doon kung bakit po siya pinaghinalaan at mismo si Jose Manalo pa ang nagbooking dito, no, sa nasabing babaeng ito. Kaya naman, sobra yung mga bagay na nalaman natin patungkol dito sa updates na to. So, after that, hindi nyo pa po napanood si Senator Rapi Tulfo. Aba, bakit nga ba tila galit na galit, ano? Talagang hinahanap niya yung 60 milyong pera na inilaan ng gobyerno para sa ahensyang ito. Ano nang nangyari? At meron siyang mga taong hinarap at kinasuhan dahil galit na galit siyang sumugod dito po sa lugar na ito, at talagang nadismayado po siya sa kanyang nadatnan. So panoorin niyo po yan sa Artista Life or Pinoy Celebrity Updates. Kaka-upload lang natin kani-kanina lang dahil nag-trending po ito ngayon, dahil talagang matapang talagang isang Rapi Tulfo. So ngayon, pag-usapan naman natin ito dahil ngayong araw nga, pagtapos nga ng isang interview na naganap, ay naging controversial na naman itong si Tisoy. Kung tinatanong niyo po nasan si Tisoy ngayon, eh may mga projects po siya, kasi after the Holy Week na ginawa po niya, after the vacation na meron po siya, is yung talagang nag-work na po siya, bumalik na po siya sa trabaho. At sinabi niya na may mga endorsement shoots at may mga pelikula siya na gagawin, kasi yun ilan sa mga plano po niya, inilahad niya dito sa kanya pong interview. Yung kanyang 2023 upcoming projects ay talagang inilatag niya po dito po sa kanyang interview bago pa po dumating yung Holy Week. So there are 3 upcoming projects of Price Kapuso actor Alden Richards for the year 2023. Richard Reyes Fulkerson Jr. or simply Alden Richards is among the prize actors of GMA Network. Apart from being an actor, he is also a recording artist, television host, and entrepreneur producer. He is dubbed as the Asia's multimedia star after he was recognized in the Asian Star Prize Award 14 Seoul International Drama Awards of 2019 for acting. His biggest break one was when he was paired with Maine Mendoza. Their love team then was known as Aldab. So doon po nagsimula ang lahat, ano. At hanggang sa ngayon ay inaani po ni Mr. Alden Richards yung kasikatan matapos nga sila bigyan siya ng biggest break dito po nung sila po ay nagtambal ni Miss Maine Mendoza. At never po nabura sa history ng Pilipinas yon, dahil hanggang sa ngayon ay namamayagpag pa rin ang love team na ito kahit na hindi po sila pinagpapares. Pero nung mga nakarang months o ilang buwan pa lang ang nakakaraan, sa interview po ni Mr. Alden Richards ay meron po siyang inamin patungkol sa mga nagdaan o sa mga muntikan niya ng makarelasyon. At isa dito sa kanyang pag-amin ay si Miss Win-Win, Win-Win. So si Miss Win-Win po ay nagbigay ng kanyang komento o nagbigay ng kanyang statement patungkol dun sa pag-amin ni Mr. Alden Richards na muntikan na nga silang magkaroon ng relasyon. Nagbigay na reaction si Win-Win Marquez sa inamin ni Alden Richards tungkol sa kanila, at ito ang kanyang sinabi. Sa Past Talk with Boy Abunda noong January 2023, ibinunyag ni Alden na muntik na niyang maging girlfriend sina Win-Win at Julian San Jose. Dahil daw sa trabaho, kaya hindi na uwi sa relasyon ang closeness nila ni Win-Win. Nitong April 12,
Si Winwin naman. Si Winwin naman ang sumalang sa interview ni Boy at inusisa tungkol sa revelasyon na yon ni Alden. Hindi ko kasi alam kung nanligaw ba talaga siya sa ad ni Winwin. So ito po yung isa sa mga nakakagulat na revelasyon ni Miss Winwin Marquez matapos nga yung pag-amin ni Alden Richards na muntikan niya ng makarelasyon si Winwin, which means na si Alden Richards parang lumabas na nag-a-assume lang si Alden na parang gusto siya ni Winwin or parang meron silang tinatawag na mutual understanding. Sabi niya hindi niya raw alam na nanligaw sa kanya or naniligaw ba talaga si Alden Richards sa kanya. Ito po yung isa sa mga controversial na statement ni Winwin. He's really kind, malambing siya, mabait siya, and feel like he's like that everyone. So parang feeling ni Miss Winwin Marquez, eh ganun lang talaga si Alden. Mabait siya, malambing, mabait. At sabi nga ni Winwin, ganun daw talaga ang trato ni Alden Richards sa lahat maging sa kanya mga katrabaho. Kaya hindi niya naramdaman na parang gusto siya nito. Sobrang bait kasi niya. We can talk about anything under the sun, dagdag niya. Tingin daw niya ay really good friends lamang sila ni Alden. Wala rin daw kasing pa-flowers o pagbisita sa bahay si Alden sa kanya. Kaya parang misunderstanding lang ang nangyari. Kaya naman naging talagang controversial ito pong issue na to ng bitawan ni Miss Winwin Marquez. Ito pong kanyang sinabi na hindi niya po alam na parang gusto siya ni Alden mga panahon na yon dahil nakita niya nga at sinabi nga niya na wala daw ligawan na nangyari. So ano kaya ang mararamdaman ni Alden Richards matapos sa mga bagay na ito? Kasi kung matatandaan sa kanyang pag-amin noon, sinabi niya una nakarelasyon niya or parang gusto niya or muntikan na niya na makarelasyon itong si Miss Winwin at saka si Julian San Jose. So ngayon, binrake na rin ni Julian San Jose yung kanya pong kanyang katahimikan patungkol sa mga issue na to. Sabi niya, kapuso singer actress Julian San Jose has broken her silent on the issue linking her to pambansang Bay Alden Richards in the past. Ayan. So nagsalita na rin siya at sinabi niya, Alden and Julian were rumored to have something romantic between them. It was because of the photo showing that the actor was hugging the actress. At that time, they were together in weekly show. So, yun yung pag-amin ni Julie. There was speculation also that Takapuso Network was planning to make them as a lab team for a project but that did not happen. So being linked to Alden, Julian received a negative comments from Aldab fans. So dahil dito, marami pong mga Aldab fans talaga ang nag-react patungkol sa mga bagay na ito. In a recent interview, the singer-actress speak about the issue based on the article. So at ngayon, nilinis na nga ni Miss Julian San Jose yung kanyang pangalan at ni Alden Richards na hindi talaga sila naging magkarelasyon. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento mula sa inyo from our past sa updates patungkol sa mga bagay patungkol kay Alden at kay Main at sa iba pang mga issue na kinabibilangan nila. Sabi ni Ma'am si Marisa Buking Quito, si Main tanggalin dapat si Maha. Si Main tanggalin? Si Main tanggalin para ganun. Dapat si Ma at Miles ang tanggalin, di ba? Hindi ninyo iniisip si Main ang nagpapataas ng rating sa Itbulaga. Tingnan ninyo pag wala si Main, zero rating. Ayan. So, salamat po, Ma'am Shimari sa booking kito. Sana nga naririnig po ito ng management, ano? Sabi naman po ni Ma'am Shirosa Rose, si Main Mendoza hindi nag-a-apply sa Itbulaga. Ba't siya ang tinawagan mismo ng EB para mag-audition? Hindi siya nag-undergo kung ano-ano pang contest. But superstar agad. Walang SOB stories. In fact, according to Jessica Soho, Main Mendoza's living in the peaches and creamy life and gain a totally unknown, nor referral yet gain super stardom right away. According to Reader's Digest, Main Mendoza ang nagpauso ng kilig at inubos niya kaya walang kilig ang ibang artista. Totoo po yan. Si Miss Main Mendoza po ay nabuhay ng mayaman po siya. Ito po yung ibig sabihin that he was living in a peaches and creamy life at nag-gain niya yung kanyang popularity on her own. Hindi po siya para hindi siya anak ng artista o sino man, pero talagang nagawa niya yon on her own. Sabi naman ni Ma'am si Lydia Manalo, gusto yata ng anak ni Halosos na makapareha si Tisoy, baka may gusto din yan. Ay naku, ewan natin dyan sa mga yan, ano? Bakit? Laki ng pangarap nila. Habi naman ni Ma'am si Agnes Heraldo, yes, kung aalis si Main, hindi hihintayin. Tanggalin siya.
siya ang uunahan niyang mag-resign para malinis ang pag-alis. Tama. Iyon po ang pinakamatalinong desisyon na pwedeng gawin ni Maine Mendoza. Bago siya tanggalin, mag-resign na siya, ba? Diba? Para at least meron naman dignidad na maiwan kay Maine, if ever. Sabi ni Ma'am Shinelia Torres, last year pag gusto ni Maine mag-resign, kaya nga may bida next, pero pinigilan ng Itbulaga, kailangan daw pasikatin yung nanalo, kaya nagpa siya. Yun. So, ito naman pala yung mga nasagap natin na gusto na rin pala mag-resign ni Maine. Siguro nararamdaman niya na rin na darating talaga yung pagkakataon na pwede siyang ang pag-inita ng mga halos-hos, ano. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.